Magandang umaga, Pilipinas. Welcome back po sa Panahon TV. Pansin niyo po ba na unti-unti nang umiinit ang panahon? Aba, kasabay po niyan ay ang mainit din nating pagbabantay ngayong Fire Prevention Month. At sa kaugnay na balita, tanggapan ng DENR sa Mandawi City, Cebu, natupok nitong Martes. Mag-uumaga ng maganapang sunog sa DENR Region 7 kung saan nadamay ang dalawang sasakyan at kabuang apat na gusali kabilang na ang dalawang abandonado. Hindi naman natinag ng sunog ang operasyon ng nasabing ahensya habang magsasagawa rin ng sariling investigasyon ang tanggapan. Inaalam pa kung may mga mahalagang dokumento na nadamay sa nasabing insidente. At kaugnay nga nitong ating pag-obserba sa Fire Prevention Month, narito ang ilang mga paalala para makaiwas sa sunog. Be safe mula sa mga sakuna dulot ng sunog. Regular na suliin ang electrical cords. Panatilihing nakasara ang tangke ng gasol kung hindi ginagamit. Tanggalin sa saksakan ang mga appliance pagkatapos gamitin. Huwag iwan ang nilulutong pagkain at nakasinding kandila. Manigarilyo lamang sa labas ng bahay. Ilayo ang mga kemikal, phosphor at lighters sa mga bata. I-dispose ang flammable materials na hindi kailangan. Isang paalala mula sa Panahon TV. Kung dito sa Pilipinas, mainit na panahon at kabi-kabilang sunog na ang problema, kabaliktaran naman ang sitwasyon sa Amerika kung saan nagpapatuloy ang winter storm. Batay sa forecast, aabot ng hanggang dalawang talampakang niyebe ang ibubuhos ng winter storm Stella sa New York City at Boston, habang mas matindi naman ang sitwasyon sa Washington at Baltimore kung saan maaring umabot sa 8 hanggang 10 talampakan ang niyebe. Sinasabing isa ito sa mga pinakamatitinding storm sa Amerika mula pa noong 1996. Umabot na sa 4,000 biyahe ng eroplano ang kinansela at 50 milyong katao sa ngayon ang nasa ilalim ng blizzard warning. Magbabalik pa ang Panahon TV. Sa aming pagbabalik, pagkatunaw ng Arctic sea ice, maaaring dulot ng natural factors. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Panahon TV. Bye.